Hi mga best! Welcome back to my YouTube channel. And for today's video, itatry ko yung trending na mabilis daw makapagpapute. Totoo nga ba? Itong Alpine Plus Calamansi. Bumili ako ng 7 ganito mga best. Tapos 3 pack ng calamansi. Hindi naman isang ganito yung ilalagay ko sa isang ganito, di ba? Pinag-iisipan ko pa kung 10 calamansi sa isang ganito. Hindi ko pa sure. Kaya tara na, samahan nyo na ako. Alpine talaga yung binili kong gatas. 7 siya. Ayan. Tapos ito yung calamansi na binili ko. Ayan. Ginawa ko na siyang 3 pack. Sa Pure Gold ko siya binili. Ang presyo niya is, ayan, iba-iba siya, 28. Pero pinag-iisipan ko pa kung ilang peraso ang calamansi ang ilalagay ko sa isang gatas. Ang gatas, magkano ba ang gatas? Ito siya, best. $28.75. Nandito na tayo sa banyo at sisimulan na natin ang ritual. Pero kailangan, syempre, talian muna natin yung ating buhok. Kasi malagkit to, mga best, di ba? Malagkit ang gatas. So, kailangan, di ba? Matagal na babaran to. 1 to 2 hours daw ang babaran. Ito na yung ating mixture. Ayan. Ayan. Ayan na yung hinalo natin calamansi at gatas. Ang napansin ko pala dito sa hinalo natin calamansi at saka gatas, para siyang lumapot siya ng konti. Konti lang naman, pero hindi ganun kalapot. Konti lang, para siyang buo-buo, parang ganun. Yun, siyempre, ipapahid na natin. Naku, pinakabahad na. Sige. Saan ko ba sisimulan dito? Yan. Simulan na natin ang pagpapahid. Yan. Ayokong iangat yung kilikilip ko. Hindi pa ako nag-aano eh. Pinapatubo ko siya eh. Pinapatubo eh. No. Hindi. May itatry kasi akong product na pang kilikili. Kaya pinapatubo ko yung buhok ko sa kilikili. Napunta sa kilikili. Yun. Pati ba mukha? Naku, ito pa naman yung parang natatakot akong kung ano-ano yung nilalagay ko sa mukha ko eh. Sige. Tignan natin. Pag makaramdam ako ng hapde, ihinto ko na to, promise. Pero kung hindi naman, sige, ituloy natin. Yan. Buong katawan na ang lalagyan ko, mga be. Sana hindi matalsikan ang aking camera. Yan. Siyempre, lagyan natin yung kilikili natin. Yan. Tutuyuin daw to, mga be, sa balat natin. Pagtuyo na, saka daw natin babanlawan. Parang feeling kong hirap na matuyo. 10 calamansi nga pala yung nilagay ko dito, mga bes. Kulang pa ba yun? Hindi ko sure kung kulang pa ba yun yung ginawa ko. Kasi nabasa ko pala, yung calamansi, mahirap din siyang masobrahan. Hindi daw siya pwedeng masobrahan sa katawan natin. Ayan, mag-iisang oras ko na siyang binabad sa katawan ko. At ganyan na yung itsura niya. Medyo tumitigas-tigas na yung mukha ko. Pero yung katawan ko, medyo basa-basa pa siyang konti. Grabe, ang hirap pala nitong method na to. Kailangan mo ng maraming tiyaga.
Ginusto ko to eh. Naku, ano ba yan? Ayan, mga bes. Ginamit ko na siya sa buong katawan ko. Kasi gusto ko talaga siyang itry itong method ng pagpapaputi na to. Yung natural way ng pagpapaputi. Kaya yun, ito, tiis-tiis. Isang oras ko pala siya ibinababad, mga bes. Bala ko nga sana 2 hours, pero kasi ang dami kong masasayang na oras kapag 2 oras ako dito sa banyo, diba? Imbes na marami akong magagawa, diba? Kaya 1 oras ko lang siyang binababad. Tapos, ayan, as in buong katawan, yung nilalagyan ko, alam mo namang ipakita ko pa sa inyo, diba? Ibang usapan na yan, mga bes. Mababantayan ni YouTube niyan. Kayo ah. Alam niyo yung amoy niya? Nakakatakam yung amoy niya. Sobrang nakakatakam siya, mga bes. Ano siya? Yung para siyang lasang yema. Ganon ang lasa. Kung kumakain kayo ng yema spread, ganon. Ganon yung lasa niya, mga bes. Tapos, yun. Kapag natutuyo na yung natutuyo siya. Matagal talaga siyang patuyuin, mga bes. Saka tsaga-tsaga. Kahit 1 oras ko na nga siya binababad, ano pa rin, ganun pa rin. Kumbaga, medyo basa-basa pa siyang konti. Sa mukha, napansin ko, mabilis lang siyang matuyo. Kaya ang 1 oras sa pagpapatuyo ng mukha. Ano, kapag tuyo na doon sa mukha, para siyang ano, bumabanat, ganun yung pakiramdam niya. Ano, binabanat yung mukha mo, ganun yung pakiramdam. Hindi naman siya drying after. Hindi naman siya drying after nitong process na to. Hindi siya nakaka-dry. Ang smooth ng balat mo, ganun yung pakiramdam, mga bes. Tapos ano, yun nga lang, talagang maiirita ka kuminsan kasi sobrang lagkit ng katawan mo. Tapos maiinip ka pa dito sa banyo, di ba? Kaya ang kinagawa ko, alam nyo ba, nanonood ako ng movie sa cellphone, ganun yung ginagawa ko. Ano, magpe-play na ako, mag-i-flix ako, mga Tagalog movie. Hindi ako mahilig sa English, mga bes. Nag-nosebleed ako dun eh. Talagang kailangan mo ng matagal na oras, sabi nila. Sabi nung mga napapanood ko rin na ibang YouTuber, mas matagal, mas okay siya, mas mabisa, mas effective kapag mas matagal mo siyang binabad. Hapde, wala namang hapde, wala. 10 calamansi yung nilalagay ko pero wala akong nararamdaman na mahapde. Actually, pang last day ko na ngayon, mga bes, ipapakita, hindi na ako nag-video everyday. Yung process na ginagawa ko. Binibiduhan ko na lang na nagpe-prepare ako ng ano, na gatas sa kakalamansi. Para makita niyo talaga na everyday ko ginagawa for 7 days. Yun na lang yung ipapakita ko sa inyo dyan sa video nyo. Dyan sa screen nyo, yun. Hi guys! Welcome back to another vlog. And for today's video, magbibigay lang ako ng final update about dito sa ginamit kong Alpine at Calamansi. 7 araw ko siyang ginamit. Ayan, kung makikita nyo. Wala nang laman yung can. Ano bang meron itong gatas na to? At bakit nakakatulong siyang makapaputi sa ating balat? Itong gatas, meron itong lactic acid. Ano ba ang lactic acid? Itong lactic acid, mga bes, nakakatulong siya para mabawasan yung mga pigmentation sa balat natin. Hindi naman siya agad-agad na isang gamitan mo lang matatanggal na agad. Hindi unti siyang matatanggal. Itong calamansi naman, mga bes, meron siyang natural way of skin bleaching. Itong calamansi. Pero, hindi rin pwedeng sumobra, mga bes. Kasi, pag sobra yung paglagay natin ng calamansi sa balat natin, napupunta siya sa skin burn.
nakakasunog siya ng balat kapag sobra yung lagay natin ng kalamansi. Ilang ba ang kalamansi ang nilagay ko sa isang lata? 10 pieces po na kalamansi ang nilagay ko sa isang lata. Pero tansyahin nyo mga bes, hindi ko naman ina-advise na 10 pieces din yung gagawin nyo kapag kayo yung gumawa. Tinensya ko yan sa sarili ko. First day pa lang, 10 pieces na yung nilagay kong kalamansi. Kung hindi ko siya kaya, babawasan ko siya sa next day. Kasi ako, tinensya ko yung katawan ko. Sa first day pa lang, ginawa ko na talaga siyang 10 pieces. Sabi ko sa sarili ko, kung hindi ko siya kaya, iibahin ko yung bilang na, yung number ng kalamansi na ilalagay ko sa next day. So, kaya ko naman siya. First day pa lang, wala naman ako naramdaman na pangangati, wala akong naramdaman na hapdi, wala akong naramdaman na init sa katawan. Kaya, okay naman siya. Kaya, tinuloy-tuloy ko na 10 pieces yung ilagay ko sa isang lata. Pero, nasa sa inyo po yan kung gusto nyong dagdagan or gusto nyong bawasan. Pero yun nga, tulad nga ng sabi ko, hindi pwedeng mapadami ang kalamansi kasi nakakasunog po siya ng balat. Dapat, tamang kalamansi lang yung ilalagay mo. Okay lang na madami yung gatas. Nakasmooth talaga ng balat itong sigatas. Ito kasi si kalamansi, may skin bleaching siya. Kaya, advisable na gumamit tayo ng sunblock lotion kapag lalabas tayo sa arawan. Kasi nga may bleaching, di ba? May natural way of bleaching itong kalamansi. Kapag nagbe-bleach tayo ng balat natin, unti-unti niyan tinatanggal yung melanin natin sa katawan. Yung melanin natin sa katawan, yan yung nagpro-protect sa atin sa araw. Konti na lang yung melanin sa balat natin, yan yung nagko-cause ng skin cancer, skin diseases, mga ganon. Kaya, advisable pa rin talaga na gumamit ng sunblock. In 7 days na paggamit ko nito, nakitaan ko siya ng brightening. May konting brightening na nangyari dun sa balat ko. Nakakaklinis ba siya? Ay, oo mga bes. Nakaka-skin glass din siya. Yun yung napansin ko mga bes. Ito talaga, kung i-rate ko siya sa 1 to 10, yung pagkinis, 9 over 10, ganon, in 7 days. Kahit hindi ka na nga mag-lotion, okay na okay to mga bes, tong method na to, as pampakinis. Oo nga pala, disclaimer lang po, nag-share lang po ako ng experience ko about this product. Hindi ko kayo pinupush na gamitin rin siya, kaya nasa sa inyo pa rin po kung gusto nyo i-try sa mga bahay nyo. So, yun lang po yung maishishare ko na experience ko dito sa natural way ng pampapute at pampakinis. Kung may mga katanungan po kayo na hindi ko nasabi dito sa video ko, ititry kong sagutin, just comment down below. Yun lang po. Thank you for always watching. Bye!